Matagumpay ang sinagawang maritime training activity sa pagitan ng Philippine Navy at ng Indonesian Navy na ginanap sa Visayas. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. All stations report! Ito ang mga maaksyong eksena sa isinagawang field training activity na nilahukan ng hukbong pandagat ng Pilipinas at Indonesia. Bumida rin ang mga barkong pandigma ng dalawang bansa sa closing ceremony ng MTA Philindo 2023 sa Naval Forces Central at sa karagatan malapit sa Negros Oriental. Binigyang diin ang mabungang resulta ng pagsisikap at pinaghirapang training ng mga tropa. These exercises cover a wide spectrum of maritime knowledge, from navigation to ship maintenance to emergency response and humanitarian assistance and disaster relief operations. These exercises are conducted to ensure that we are always prepared for any eventuality. Ayon sa Philippine Navy, hindi lang ang mga sundalo ang kanilang pinaghahanda. Pinaghuhusay din ang mga kagamitan upang umakma sa pangangailangan ng nagbabagong panahon. For 2025, we'll be getting two brand new corvettes. For beginning 2026, we will be getting six OPVs. And beginning 2025, we'll be getting two brand new landing docks na gawa sa Indonesia. These are the new assets that we're expecting. Aside from that, marami pa tayong darating na Acero class gunboats. Pero yung mga darating na apat are much better equipped. Kasi ito, they are only equipped with guns. Pero yung mga darating pa natin na mga bagong mga kagamitan will now be equipped with spike missiles, non-line of sight missiles, na which will further improve our capability. Sa pagtatapos ng maritime training activity sa pagitan ng Philippine Navy at ng Indonesian Navy, ay siya namang pagpapatuloy ng kani-kanilang mga responsibilidad. Baon ng dalawang hukbong pangdagat ang mga aral at ang mga makabagong tuntunin kung paano mapangalagaan at maprotektahan ang dalawang bansang magkaiba man ang lengguwahe ay isa naman ang hitsura at ang hangarin sa pagpapanatili ng kapayapaan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.